For DJ Rocky's Secret Files. Ang taong kasama ko sa loob ng 12 years, iniwan ako. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang sanang i-share ang story ko. Itago mo ko sa pangalang Jay. At ito ang aking secret file. Nagkaroon ako ng partner na itago natin sa pangalang Luis. Tumagal ang relasyon namin sa loob ng 12 years. Kaya masasabi kong marami kaming napagdaanan sa buhay. High school pa lang, magkakilala na kami. Second year high school kami nung naging close kami. To the point na yung notebook niya, yung sinusulatan ko. Pero yung sarili kong notebook, walang sulat. Paano ba naman kasi? Etong si Luis, tamad magsulat. And by the way, ha, that time, wala pa kaming espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang sa tumungtong kami ng third year high school. Naging magkaiba kami ng section. Natigil yung closeness na meron kami. Iba na yung naging barkada niya. At ganun din ako. Hanggang sa graduate kami ng high school. At nawalan kami ng balita sa isa't isa. After graduate ng high school, sa kasamaang palad, hindi ako agad nakapag-kolehiyo. Pero, si Luis, nakapag-aral siya. Lumipas ang panahon, nagkaroon kami ng reunion. At yung best friend niya ang nakausap ko. Year 2013, nang magkita-kita kami. Mabilis ang pangyayari nung taong yun. Ibang-iba na siya sa nakilala ko. Short hair. Ibang klase na ang tindig. Mukha na siyang lalaki. That time, may boyfriend ako. At siya naman, merong girlfriend. Hanggang sa parehas kaming bigla na lang nawalan ng mga jowa. Kasi pakiramdam namin, wala rin namang patutunguhan ang mga relasyon namin that time. Yes, DJ Rocky. Parehas kaming babae. Pero sa datingan ng pagiging lesbian, si Luis yun. After reunion, nasundan ang pagkikita namin. Hanggang sa uminom kami sa bahay namin. Nalasing siya. Sabi ng tatay ko, doon na raw siya matulog sa amin. At doon na nagsimula ang lahat nang meron sa amin.
Napagtanto namin na parehas na kaming nahuhulog sa isa't isa. Sobrang bilis ng pangyayari. Unang tulog niya sa bahay, may nangyari agad sa amin. Doon ko unang beses naramdaman ang sarap ng pagmamahal mula sa taong tama ang pagmamahal sa'yo. Hindi ko kasi naramdaman yun sa ex-boyfriend ko. Lumipas ang isang buwan, nag-celebrate kami ng aming first month. And by the way, DJ Rahi, naging madalas siya sa amin, pero tago ang naging relasyon na meron kami. Hanggang sa nag-reveal na rin kami sa IG account namin. Doon na nila nalaman ang relasyon namin ni Luis. Sa side ko, sa pamilya ko, walang pag-aalinlangan siyang tinanggap. Pero, sa side naman niya, kabaligtaran, hindi nila ako tanggap noon. Sabi ni Luis, kailangan daw gumawa ako ng paraan para matanggap ako ng pamilya niya. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman dapat yun gawin. Dahil una sa lahat, dapat ang pamilya mo ang tatanggap sa'yo na lesbian ka. At dun siya napaisip na, o nga no, paano nila matatanggap ang kasintahan ko kung ako mismo na kapamilya nila hindi nila tanggap? So kinausap ni Luis ang kanyang pamilya. Masinsinang usapan. Request niya na sana ay matanggap na siya nito. Kasama ang pangako na hindi namin pababayaan ang aming pag-aaral. Yes, DJ Rocky? That time, itinuloy ko na ang aking pag-aaral. Okay naman kami pagdating sa eskwelahan. At unti-unti nang natanggap ng pamilya ni Luis ang relasyon namin. Masasabi kong hindi perpekto ang relasyon na meron kami ni Luis. Inaaway ko siya kapag hindi niya ako nasusundo sa eskwela. Busy siya dahil dentistry ang kinukuha niya. Ika-third year namin, nagsawa siya sa ugali ko. Dahil doon, nag-iwalay kami. Gumuho ang mundo ko. Araw-araw ako nagiinom, nagbibisyo. Halos hindi na ako umuwi sa amin. Ang paalam ko kila mama noon, gumagawa kami ng mga kaklasiko ng thesis. Hanggang sa unti-unti nakausad ako. Tapos hindi na kami nag-uusap ni Luis. Gumusto ko ng iba. Lalaki. Tapos nalaman yun ni Luis. Pagkatapos noon, nagparamdam bigla sa akin si Luis. Nag-chat siya ng nag-chat uli sa akin. At dahil doon, na-realize ko, hindi pa pala ako completely nakaka-move on kay Luis. At doon na kami nagkabalikan. Bumawi ng sobra sa akin si Luis. Pagkatapos kong graduate, nagkatrabaho naman ako. Siya naman, nag-working student. Medyo matagal niyang kinuha ang kursong dentistry. Masasabi kong kahit nahihirapan siya, binibigay niya sa akin lahat. Nakasuporta siya sa akin, emotionally, mentally,
and financially. 10 years. Pumupunta lang siya sa bahay namin. At ganun din ako sa kanya. Lahat ng special occasions, both sides, lagi kaming present. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga kanya-kanyang trabaho. And we planned na mag-ibang bansa. Pero bago yun, nag-live-in kami. Graveyard ang new duty ko. At siya naman ay dentista na. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit na nag-live-in kami. Inaasikaso niya ako. Hinahanda niya yung breakfast namin. Ako naman, naghahanda ng dinner namin. And masasabi kong yun yung one of the best feelings. Na finally, nagsama na kami. For a relationship. Then nag-ipon kami para makapangibang bansa. Hindi ko nasasabihin kung anong bansa. E baka kasi meron pang ibang makaalam sa identity ko. So nakapunta na nga kami sa bansa na pinlano namin na puntahan. Yung family niya, nasa bansang to. Nadala ko pa yung trabaho ko kasi work from home lang naman ako. Parehas kaming naghanap ng trabaho sa bansang yun. Nauna nga lang ako nagkatrabaho sa kanya. Okay naman ang lahat eh. Nakatira kami sa family niya. Hanggang sa nag-decide yung mom niya na umuwi na. So, silang magkakapatid na lang ang natira. Then nag-decide yung mga magkakapatid na magkanya-kanya na lang ng rent ng room. Ganun din kami. Naging maayos naman kami sa bansang pinlano namin puntahan. Masaya naman hanggang sa itong taon lang. May nagbago. Araw-araw kami nag-aaway. Every off niya, magiinom siya kasama yung mga katrabaho niya. Then, lumipas ang mga araw. Hindi ako masyadong umiimik para mabawasan yung pag-aaway namin. Then, makalipas ang ilang buwan, bumalik kami sa grabihang pag-aaway namin. Then before our anniversary, bigla na lang siyang nakipag-iwalay sa akin. Hindi ako pumayag, sabi ko ayusin namin. Then sabi niya may problema daw siya. Tinanong ko siya kung anong problema, pero hindi niya masabi sa akin. Tumahimik siya. Kinakausap ko siya, pero ang tahi-tahimik niya. Anong gagawin ko? Wala akong makuhang sagot sa kanya. Mababaliw ako. Then dumating yung anniversary namin, nag-celebrate pa rin kami. Nagpakuha ako ng litrato, pero pagtingin ko sa picture namin, parang hindi na siya masaya. Napaisip ako, selfish ba akong tao para hayaan ko siya na maging malungkot? Na hindi maging masaya? Hindi ko alam talaga kung anong problema niya. Hanggang sa may isang pangyayaring nagparealize sa akin ng lahat. Hindi ko inakala na yung sinasabi niya palang problema ay babago. Hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa aming buhay. Bigla na lang siyang isinugod sa ospital. Heart attack. But gladly, nakasurvive naman siya. Ang sabi, dahil sa stress, dahil sa depression na nararamdaman niya, at ang root ay yung problem niya,
Kaya nangyari yun. Nag-leave ako sa trabaho ko kahit hindi ako pinayagan. Then, isang araw may dumalaw kay Luis. Nakatrabaho niya. Katrabaho niya na nurse. Pagkakita ko kay Luis, iba yung ngiti niya dun sa taong dumalaw sa kanya. Eh, kilala ko tong si Luis eh. 12 years kaming magkarelasyon. At yung sayang yun, eh yun yung saya na gusto kong makita sa kanya nung anniversary namin. Pero doon sa mismong ospital kung saan siya dinala, nakausap niya yung dumalaw sa kanya na nurse na babae, eh doon ko nakita yung ngiting yun. After dumalaw nung babaeng yun, kinausap ko si Luis. Nag-open ako sa kanya na nagsiselos ako dun sa babaeng yun. Tinanong niya ako kung bakit ako magsiselos. Napaisip din naman ako, nga, bakit ako magsiselos? Hanggang sa dumating yung time na naiuwi ko na siya sa bahay. Tuloy lang ako sa pagtatrabaho. At kada uuwi ako ng trabaho, nandun yung babae sa bahay namin para alagaan siya. Sabi ni Luis, need daw niya yung nurse na yon kasi kailangan may mag-inject sa kanya. Maghuhurumentado na sana ako, DJ Rocky. Pero nawala sa isip ko yung paghuhurumentado ko at pagseselos ko. Kasi nga, ang gusto ko naman ay gumaling siya. Kaya sige, kung kailangan yung nurse na yon sa buhay namin, edi go. Kaya lang, lumipas ang mga araw. Hindi na naman umuuwi si Luis. May isang beses na talagang grabe yung kalasingan niya. Nagalit ako. Pagka-uwi niya noon, sabi ko, ano ba talagang gusto mo? At ang sabi niya, maghiwalay na tayo. Dahil tinitake for granted na lang kita. Pagkarinig ko noon, bumuhos ang mga luha ko. Sabi niya sa akin, napapabayaan ko na raw siya. Hindi ko na raw siya napaghahandaan ng mga pagkain. Pero sabi ko, babawi ako. Pero ayaw niya na talaga. Buo na raw ang desisyon niya na maghiwalay na kami ng tuluyan. At wala na raw akong magagawa dun. DJ Rocky, hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Yung taong kasama ko sa loob ng 12 years, iniwan ako. Although, magkasama pa rin kami sa bahay, nagstay pa ako ng isang buwan. Mas madalas siyang hindi na uuwi sa bahay, pero siguro, yun yung paraan niya para hindi niya ako makita. Hanggang sa finally, naka-move out na ako. Tapos recently lang, nalaman ko na meron pala talaga silang relasyon ng babaeng nurse na bumibisita sa kanya. Nag-start pala yun nung nagbakasyon ako sa Pinas. At doon ako mas lalong nasaktan. Buti na lang din inamin niya sa akin. Hindi raw naging sila pero doon daw niya nakita lahat ng wala sa akin. Nagkagusto lang talaga siya doon sa babae. Okay.
kung tawagin nila, emotional cheating? But hell yeah. Kahit ano pang klaseng cheating yan, cheating pa rin yun. Nakakainis lang. Kasi, mahal na mahal ko siya eh. Nang sobra pa sa sarili ko. Tapos, yung gusto ko lang makausad, pero hindi pa ako makausad. Kasi, siya? Ay, nakakausad na. Samantalang ako nandito pa rin. Na hindi nga ako makapagsimula eh. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon sa lahat ng mga nangyari. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa siya kayang patawarin. Paano nga ba makapag-let go sa taong minahal mo sa loob ng 12 taon? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking secret file.